Balitang tanghali, mga kababayan. Actress Christian turned to politics. Mga kababayan, isang sikat na actress na walang iba kundi si Angelo De Leon. Mga kababayan, na mas kilala po sa programa ng TGIS. Mga kababayan, siya po ay naglingkod being the public servant ng Pasig City, mga kababayan. Sa gitna po ng Pasig, bumaba sa San Pablo, mga kababayan. Ang isang sikat na artista at ngayon ay naging public servant. Mga kababayan, walang iba kundi si Angelo De Leon. Ang mga pulisiya at ordinances para sa lungsod ng Pasig, kabilang dito ang natawag na People's Participation, ay naglalayon ngang makiisa sa mga city ordinance resolution ang pagsasagawa nito para sa community. Kaya mga kababayan, napakagandang balita ang nauukol dito na inilad po ni Angelo De Leon na hindi politika ang pinasok niya kundi isang public servant. Marahil nga daw ay kilala na siya bilang isang artista. Kasama din nila ang former vice mayor at city councilor na walang iba kundi si Yoyong Martires na ama na kumakandidate po ito bilang isang konsehal ng Distrito 2 sa na walang iba si Mauro Martires. Ito po ay batay sa aking mga napakinggan. Sabi nga po, bawal ang judgmental. Kaya po mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan ngayong halalang 2022 na maging mapanuri sa lahat ng mga tumatakbo. And thank you also no, sa mga kaibigan natin na mga politiko na talagang masigasig na sila po ay naglilingkod para sa Diyos at sa bayan. Unang-una nga po mga kabayan, pinasok ni Angelo De Leon ang pag-artisa sa edad po na 12 anyos. Siya po ay konsehal ng Distrito 2 sa Pasig City. Alam mo naman, hindi kaila sa inyo mga kabayan na nagkaroon po ng bell palsy itong actress na ito. At mid of 90s, mga kabayan, ay sikat na love team nila Bobby Andrews at Angelo De Leon sa programa po ng TGIS. Mga kababayan, sa pamagitan po ng puyat at pagod, ang kalahating katuwang po ng artistang ito ng muka ay nangiwi. No? Subalit mga kababayan, ito po ay gumaling na at siya po ay umatend sa isang simbahan. At ang sabi niya nga, mga kababayan, na 7 days na upo daw po sa church. At 20 minutes lang daw po, mga kababayan, nasa isip na niya na God has a purpose. Through her faith, mga kababayan, ang kanyang sakit ay gumaling na. Ito nga po, mga kababayan, na sinasabi natin na talagang may purpose ang Panginoon Jesus. And according to her, sabi ni Angelo Mabayan, I have a plan for you. Yun po ang wika ng poong may kapal sa kanya. Kaya Mabayan, open to the Lord, finally, nung po ay nahihirapan siya. Sapagkat, nung siya po ay kasikatan niya Mabayan, alam naman ninyo na nagkaroon po siya ng love life. So, nagkaroon po siya ng mga emptiness. At nagkaroon po siya ng tinatawag na finally home na tinatawag sa paglapit niya sa pong may kapal. Ngayon, kasama na po natin siya na isang public servant dito sa Giting, Pasig City. Na wala pong pag-iimbot at pagyayabang sapagkat
talagang inilaan niya ang kanyang buhay sa Pasigueño. Bakabayan, numero 9 po siya, konsyal for 2022 election. Mamaya, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Lenore Quesa, ang inyong tagapaghatid balita mula dito sa newsroom ng Rap Radio 96.7 FM Manila.